Abacada. Isa, dalawa, tatlo. Ito ang unang itinuturo sa mga estudyante kapag pumapasok sa kindergarten at elementary. Pero base sa ulat ng Department of Education, aabot sa 70,000 estudyante sa Bicol Region ang hindi nakababasa. Sa naturang bilang, 18,000 ang mga estudyante na nasa grades 3 hanggang 6, habang nasa grade 1 at 2 naman ang hindi nakababasa. Ibinasa ito ng DepEd sa pag-aaral na ginawa ng Philippine Informal Reading Inventory noong July at August 2019. Pero para kay Education Secretary Leonor Briones, eksagerado ang ulat. Hindi anya akma na sabihing no read, no write ang mga estudyante sa elementarya sa Bicol. Pinaghalo kasi anya ang bilang ng mga estudyante na nahihirapang magbasa ng Filipino at English kung kaya lumobo ang numero. Maaari anyang mayroong mga estudyante ang nahihirapan na makabasa, subalit hindi lubos na nakaiintindi sa kanilang binabasa. Yung precision in the use of the word, do not know how to read, hindi ibig sabihin no read, no write. Kasi may mga kategory yan eh, nakakabasa pero hindi lubos na nakakaintindi. So iba't ibang level yan. At saka yung number siguro na 70,000 medyo exaggerated yan dahil hinalo yung nahihirapan sa Pilipino, nahihirapan sa English, tapos umabot sa 70,000 kung saan yun na nanggagaling. So maging maingat lang tayo siguro sa ating pag-interpret nitong mga numero, not only numero but words themselves. Not knowing how to read is different from being illiterate. And so yun ang tinitingnan natin. So edukalidad, health issues, kami ay sumusunod sa lahat ng mga requirements at kung kailangan. At my level, I always call the Department of Health Secretary. Pag mayroon kaming hindi mare-resolve na issues at saka madali namang magtawagan ang mga cabinet members. Maraming salamat. Dahil dito, paklaruhin anya ng DepEd ang naturang datos. Malaking insulto rin anya sa mga Bicolano, lalo't isa sa kanilang paaralan ang nakakuha ng mataas na rating sa Philippine Informal Reading Inventory. Kaya madaling i-interpret na yung 70,000 ay illiterate ng mga Bicolano. Palagay ko insulto naman yun sa mga Bicolano dahil one of their schools, yung Partido State University, ano nila, ay ang taas ng rating eh. So yun, gusto ko lang i-clarify yan. Mayroon naman talagang non-readers. Pero itong non-readers, tinawagan ko kanina ang regional director sa Bicol. Ang sabi niya, less than 5% lang. Hindi naman ganon kadami. Sinabi ko na nga kanina, medyo insulto yan sa mga taga-Bicol na sabihin natin na mayroong 70,000 illiterates na naglalamyerda dyan sa Bicol. Palagay ko hindi naman totally accurate yan. Dahil iba't ibang level yan ang tinitingnan natin. Nadidismaya si Briones dahil habang abala ang bansa sa coronavirus disease o COVID-19, may ulat naman na 70,000 na batang estudyante ang hindi marunong magbasa. May epidemic of illiteracy. Sinasabi na 70,000 readers daw, learners in Bicol cannot read. Palagay ko, kailangan i-clarify natin anong ibig sabihin natin ng cannot read. Kung no read, no write, hindi yan tama. Dahil ito ay annual assessment na ginagawa ng Department of Education. Tinitest kung yung level ng comprehension nila, kung level ng understanding nila, ng kanilang binabasa ay appropriate to their grade. Hindi ibig sabihin illiterate sila. Matatandaan na noong December 2019, lumabas na rin sa pag-aaral ng Program for International Student Assessment na kulelat ang Pilipinas sa student assessment. Ibig sabihin, mababa ang nakuhang rating ng bansa sa reading comprehension ng mga estudyante. Nasa ikalawang pwesto rin ang Pilipinas sa may pinakamababang rating sa math at science. Chona Yu, Radyo Inquirer 990, Bayang Nagtatanong, Mamamayang Nag-usisa.